pichi ng Amber's o kaya Don Benito's ay kakaiba sa traditional pichi-pichi natin. Subukan natin gayahin ito. Tara, luto tayo! Hi, I'm Dance, and this is my channel. Dito sa ating recipe ay kakailanganin po natin ang isang kilong kamuting kahoy na hindi pa po nabalatan. Pero guys, bago po ang lahat, kung ngayon lang po kayo napadaan dito sa Dance Food Park, mangyari po lamang na pakisubscribe po ang aking channel, pakiclick lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking susunod na mga video uploads. Kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, pakipost lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Babalatan muna natin ng ating mga kamuting kahoy at pagkatapos po ay gagadgarin po natin o kaya gigilingin po natin ng ating kamuting kahoy. Ngayon po ay gagadgarin na po natin ang ating mga kamuting kahoy. Pwede rin po natin gilingin ang ating kamuting kahoy gamit ang ating food processor o kaya po kahit blender sa ating kusina ay pwede natin gamitin. Pero bago ang lahat ay i-chop muna natin ang ating kamuting kahoy at pagkatapos po ay magdadagdag po tayo ng tubig sa ating paggiling. Huwag po kayong mag-alala kung gaano karami ang idadagdag natin tubig kasi po ay tatanggalin din po natin ang tubig na ating naidagdag dito sa ating paghiling. Kailangan lang po natin na sukatin ang tubig na naidagdag natin dito sa ating paghiling. Ito na po ay nagiling na po natin ng pino ang ating kamuting kahoy at pagkatapos po ay pipigain po natin ang ating giniling para po matanggal ang liquid na ating naidagdag dito sa ating pagiling. Ito po ang nakuha nating liquid sa ating pagpiga sa ating giniling at ipapatining muna natin po ito ng about 30 minutes. After 30 minutes, ito na po ang ating liquid na pinatining kanina. Ngayon ay tatanggalin at itatapo natin ang tubig na idinagdag natin kanina. Bali, 3 cups po ang idinagdag ko na tubig kanina. Ngayon ay magtatanggal tayo ng 3 cups din na liquid sa ating pinatining na liquid.
At ang matitira po dito ay ang cassava starch ng ating piniga na kamuting kahoy. At ito po ay ibabalik po natin o ihahalo uli po ito natin sa ating piniga na kamuting kahoy. Haluin lang po natin ito ng maigi para po maghalo po uli ang ating piniga na kamuting kahoy at saka po yung cassava starch. Magdadagdag din po tayo dito ng 1 3/4 cup na sugar, 1/2 cup na powdered milk, 1 cup na evaporated milk, three-fourth cup na water, at saka po 1/4 teaspoon na fine salt. Haluin lang po natin ng maigi para mag-combine po lahat ang ating mga ingredients dito. Dito sa ating molder ay pahiran muna natin ng konting oil para po ay mas madali ang ating pag-unmold mamaya pag naluto na po ang ating kamuting kahoy. Ngayon po ay maglalagay naman po tayo ng ating cassava mixture ng mga about 1 inch ang kapal dito sa ating molder. I-steam po natin ito ng about 30 minutes po para sigurado po na luto na ang ating kamuting kahoy. At kapag lumamig na po ang ating pichi pichi ay pwede na po nating i-unmold sa ating molder at pagkatapos po ay i-slice po natin ng maliliit po. Bago po tayo mag-slice ng ating pichi-pichi ay kailangan nakahanda na po ang ating grated cheese at saka po yung ating lalagyan for packaging. Lang po tayo ng isang slice at pagkatapos po ay pagugulungin natin sa ating grated cheese at saka natin ilalagay doon sa ating lalagyan. Ito na po ang ating napakasarap na pichi-pichi ala Amber's.
Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-share, at lalong-lalo na po sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo.